Bata pa ito eh. Ito kita mo na sa kwet. Ay, dada. Kasi pa ako yung malaki. Malaki yung rupay. 95 by 90. Yung ito, yung ganito. Ito pong pair na ito, pag ito po ay 1. 1, 2, 3, 4. Pag 4 po yan, it's either ano lang po yan, green turtle or some fox shield. Dito, ito ay bagong, ito ay na-trap. Saan mo ito nakita? Nakita po, ito, nireport po ito sa ating mga bantay dagat na na-trap po doon sa baklad. O, oh, sino nakita? May-ari ng baklad? May-ari po ng baklad. Nireport okay. Po sa sino may-ari ng baklad? Romeo Adra po. Romeo Adra. Mr. Taga saan siya? Baruyan. Okay, taga Baruyan. So, ito ba ng pagkakatrap nila? Isang lugar lang ba itong tatlong ito? Opo, isang baklad lang po. Sa isang baklad lang. So, their family. Green turtle, ano. So, kung ipapakuha natin sila dito sa Wawa, ano, ibabalik natin. Tapos, ating mamatsagan kung saan sila magne-nest, ano. So, doon sa nesting nito, di ba meron tayo sa Nabotas? Yes po. So, yung nesting natin sa Nabotas, may nakakita din doon kung saan. So, may tao na tayong i-charge doon. So, ilang itlog yung nakita natin sa Nabotas? Meron po tayong dalawang active na nest doon. Yung una pong nest ay 116 at yung pangalawa pong nest ay 106. Ang dami. So, ilan na yung manging itlog doon para maging baby pawikan? Doon po sa 106. Baby turtle, ano? Opo. Sad to say po, dahil sa yun talaga yung karanasan ng mga pawikan natin, napakababa po ng nabubuhay. Mga mortality rate? 5% lang po ang survival noon, ang lalaki ng ganito na adult. Kaya mahalaga po na yung 100 plus na yun, maalagaan natin mag-isa para kahit paano may isa or hanggang lima na matira sa kanila at lumaki ng ganito. Oh, baba pala ng mortality rate ng mga nabubuo talaga. No? So, kailangan talaga protection. Pero palagay ko, magkaroon din tayo ng mga orientation sa mga those people living in the coastal area. Pagka may sighting sila, ipaalam sa atin, tapos turuan natin sila kung paano yung gagawin. Para matuto rin yung mga bata na how to protect our environment at saka ito. Kasi itong mga ito yung mga mawawala na ito eh, di ba? So kung mapapangalaga natin, so yung from generation to generation, makakakita pa sa ganito sila na ganito kalalaki. Kasi usually, ganito nakikita nila turtle tapos ganyan. Pero napakaswerte na Calapan City. Kasi meron tayong ganito na dito sa atin na pagpatang sa atin lang, we just have to preserve, conserve, ano, at saka alagaan natin through our fisheries and management office, ang ating mga bantay dagat, at saka siguro ang mga mamamayan natin. Turuan natin kung paano dapat gawin in case ito mga bata, may mga makita ganito, na mag-report sa atin parate. No? Actually po, Mayora, nagbibigay po ang city government ng konting incentive sa mga nagre-report. Katulad po nito, nag-report po sa atin, bibigyan po natin ng konting gas. Ang may-ari ng baklan. Gasolina, opo. Okay yung naman. Nag-report. Tsaka okay po naman. Yung mga nag-report na mga isda sa Nabotas, binibigyan po natin ng ilang gamit pang isda. Okay. Pero maganda ito. Rin, kasi ito, maganda kasi yung ginawa nila. Bigyan na natin ng Certificate of Appreciation. Sige pa, Mayara. Kasi nag-report sa atin, alam din nila na itong mga ito ay dapat talagang protektahan natin. So mag-prepare tayo ng Certificate of Appreciation. Tapos ay malaman din sa city na tayo when it comes to conservation and environment protection, nandoon ang ating Fisheries and Management Office. Okay. So sa aking mga kababayan, siguro you're wondering ano po, saan tayo nakita ng ganito. At ako po'y masaya dahil marami sa ating mga kababayan na may malasakit sa ating environment at sa preservation po ng ating mga pawikan. Meron po kami ilalagay na pawikan conservation area sa Nabotas and hopefully po, yun po ating dating governor, Chief Espirito, gusto din po mag-donate sa Lasareto na kung saan pwede rin po maglagay ng pawikan conservation area. Sa inyo pong lahat, magandang tanghali po and God bless you all. Thank you.